felt very bad kasi ano eh, syempre kasama ko yun for noon pa eh. I've known her for over 20 years, no? Tapos nung nalaman ko nga, nagulat ako nung una, sabi, she's so young, no? So nag-ano agad kami, nag-text-text kami, nag-FB-FB kami ng lahat ng mga kaibigan namin. And then we found out the truth muna. I wanted to know kung alam mo naman yung iba, minsan hindi totoo, nagkakaroon ng exaggeration. No? Ayoko na sabihin fake. Nagkakaroon ng exaggeration lang of the news. No? So, we felt really bad. Pero again, wala naman sa atin yan. All is in God's hands. No? So, lahat na lang kami. We're praying for her. You know, we are closely monitoring. Through yung mami niya kasi at saka yung ibang family members na andun na eh. So every now and then, nagte-text kami, nag-FB kami to find out kung ano na ang kalagayan niya. And praise God naman, she's stable but there's still much more to be done dahil nga buti na lang athletic siya. No? Medyo mabilis siya makapag-cope, maganda yung signs niya. No? She's fighting. The maganda is she's really fighting. And there's so many of us, kaibigan, fans, family, of course, are praying for her. So, yun, but it's really, really sad. It saddens us kasi she's so young. Tsaka, alam mo, kung sino ba yung mabait? Mabait na very charming siya and very, you know, ang dami namin kilalang iba na we're not wishing ill for the others, no? Pero bakit talagang kasabihan na kung sino pa yung mabait? Siya pang nagkakaroon ng ganun. But, you know, it could be a test also for her and her family. And I'm hoping that she hurdles this and we're all praying for her.